mine. Yeah, since first question ako, so moving muna tayo. Ariella and Tony, kumusta yung ano, yung working relationship niyo? Kumusta yung first time niyong magsama, di ba? So, kumusta naman, hindi ba kayo nagkaroon ng parang konting kailangan? Yan, Tony and Ariella. Ladies first, Ariella muna. Yes, salamat po sa inyong tanong. Actually, I guess nakatulong that yung location namin is we're at the beach. So, ang sarap mag-shooting na ganun yung location outdoors. Tapos, first time that we worked together. Pero before we went to our first day of shooting, nagkaroon po kami ng training for our free diving. So, doon pa lang sa training namin, I got to know Tony more. Especially, nasa dagat kami. And, iba kasi yung nabibigay ng vibe ng dagat eh, mas chillax. So, I think it helps us better na we connected instantly. So, walang problema at all. Sobrang chill kat trabaho ni Tony kahit sa lahat ng mga eksena ang ginawa namin. So, okay siya kasama. And Tony? I think hindi naman may iwasan na kung meron kang hindi pa nakakatrabaho na kinakabahan ka konti kung makasundo mo sila or something. So, ang gusto ko lang na maging komportable si Ara. Kasi, siyempre, medyo sexy yung film. So I just wanted her to be comfortable. And yun nga, I think nakatulong na nasa dagat kami. Sobrang saya kasi kasama sila Direk, sila Mamoy, ang bait ng prod. So, chill vibes lang. Everybody was super fun to work with. Did you in-expect mo ba yun from Ariella? Kasi si Ariella parang, I mean, beauty queen eh. So. I look up to her with such a high regard kasi title holder. So, sabi ko, shucks, ano, paano ba? Dapat siguro ingatan ko yung mga sinasabi ko. Pero wala, sobrang chill ni Ara. Ano, masaya po sila na kasama and sobrang akong nag-enjoy sa project na to. Okay, thank you. Second question ko for Direk. Direk, gano'ng kasensi ang pelikula? It's a hot film. How hot is it? We pushed boundaries in terms of sexiness. There are some scenes here that are really pushing it. May mga ganun. So, sexiness in terms of physical, I mean, yung nudity or sexiness in terms of love scene or sex scene? I'd say both. Talaga. So, we're courtesy of Ariella and Tony. Malalaman natin. Ah, okay. Yeah. Sige. Oh, although nakita na namin si Ariella before and nagumawa din ng scene. And good luck. And ang ganda naman ng trailer niya. Tsaka ng title. Thank you very much. That was Don and Sermina of Abandon News Online. Up next, we have Alex and Con of Stars Photo Kids. Hi, good afternoon. Congratulations to your new project. And nice to have this Zoom. And that, hindi na pala Zoom. Face to face na. It's nice to be here. Yung first question ko to Ariella muna. Hello. Nice to see you again. Yes po. Hi, Sir Alan. Nice to see you. Yung tanong ko sa'yo, kumbaga, ikaw yung center of this movie because you're the only girl here. You're the two boys, di ba? So how do you describe your intimate scenes with Tony and with Ayman, siguro? Oh, it's parang, I would say, magkaibang dynamic siya kasi like, magkaiba rin yung pinanggagalingan ng role. I would say with Ivan, you can feel like, kasi we're coming from a long relationship here, so that kind of intimacy, yung makikita mo talaga sa mga matatagal na mag-partner, as compared as to an intimacy na parang yung spark just ignited. So, you could tell the difference from that pa lang. And me as Joanna, yung siguro yung intimacy na hinahanap ko dun sa isang partner na wala dun sa isa, nabigay nung isa, and then the other partner
na matagal ko na rin hinahanap, nabigay nyo. Kumbaga, yung kulang ng isa't isa, nahanap ko po. So, it's a different dynamic. Kasi then, magkaiba rin po yung pinanggalingan yung role ni Joanna here. And I think you can see it dun sa film on how Joanna had those intimacy pareho kay Robert and kay Paula and kay Robert. Sino daw yung mas wild dun sa dalawa? Dun sa, in terms of having intimacy? Siguro in this film, no, dahil may bagong, magkaibang, ibang wild yung isa eh. Kasi yung isa coming from a long-term relationship na. So, siguro sa mga manonood, baka naisip nila matagal na ganyan. Pero kasi yung nabibigay ng spark kapag bago pa lang, so in-expect nyo na yung ganong mga eksena kapag yung bago, tapos biglang nag-init, nag-ignite, and then, pak! Ganon. Talaga may analogy pang ganon eh. Kasi may sound effect pa. Yeah. So, thank you, Ariella. Thank you. Yeah, yung tanong ko naman kay Tony and kay Ivan, kasi alam naman natin Ariella Arida is a beauty queen, di ba? Kumbaga, sabi nga, siguro follow-up lang dun sa tinanong ni Don kanina, kumbaga, meron bang parang delicate yung ano yung scene, di ba? Paano niyo hinandle yung intimate scenes with Ariella, and paano niyo protektahan na hindi ma-violate yung human rights ni Ariella with that scenes? Human rights talaga. Sorry. In other words, yes, Ivan first. Yeah. Well, like she said, our relationship was a different dynamic. We've been together for a long time. Our characters have been together for a long time. And I don't want to give too much away, but I think the fire was more in her new relationship. So, but yeah, no, Ariella is a trooper. We had some pretty crazy scenes, not the, that really impressed me with her commitment to acting. How about Tony? Si Tony naman salina sa ganyan, di ba? From glory. From glory is walang, di ba? Yeah. I mean, pag gumagawa po ako ng ganong eksena, medyo gets ko na po kung anong mangyayari or paano ako siguro i-attack. Lagi lang ako parang nahihiya minsan sa co-actor ko kung okay, ano yung gusto nila or ano yung kaya nila, saan sila komportable. Pero yung si Amin kasi ni Ara, medyo nakakatawa siya kasi may mga eksena na kami, buong araw kami nasa dagat. So, medyo nagpapaalam na kami sa isa't isa na, uy, maalat na ako. Baka pag hinalikan mo ako dito, medyo salty na. So, alam mo yun. At saka sobrang stress-free kasi si Derek. So, hindi siya yung parang napagod kami or anything. Kaya, wala. Kahit intimate scene, parang, ewan ko, basta easy lang siya, easy lang, for, basta happy si Derek. And hindi rin naman ako, I'll speak for myself, hindi po ako na tilapan sa pinagawa sa akin. Parang alam ko yung description ng ano ng intimate scene niyo, salty. Salty. Parang gano'n. Sweet, yeah. And salty. Pero ano, congrats Derek, ang ganda-ganda nung scene, underwater, yung dagat scene, napakagaling po nung scene. Congratulations. Looking forward to this movie. Thank you. Great again. Thank you. Thank you very much. That was Alan Sancon of Stars Photo Bits. Up next, we have Sir Eugene Assis of People's Journal and GNews.ph. Hi, good afternoon. Direct impressed ako dun sa mga underwater scenes mo. Ganda na scene mo kagabi. Anyway, meron ko ba dito, nakafocus ka ba sa isang theme or advocacy for the film? Kasi yung Breathe Again. Actually, it's at the core of the movie is about finding yourself. Breathing is a very personal thing. The way one person breathes is very different from another. And the journey of the narrative for the main character here is finding her breath again. So, yan yung, just to give you a clue on what the movie is all about, is finding her own breath again.
And then in terms of your very good question about the advocacy, yes. Yung character naman ni Tony dito, who is a freediving instructor, makita natin yung mga angulo na kagustuhan niya sa karagatan and caring for the environment. So, all of these kasi encapsulated in the sport of freediving. You can, ang ganda kasi ng karagatan ng Pilipinas. If we only get to see it, wow. And we're so fortunate we got to make a movie while doing it. Pwede pong malaman direct kung saan yung movie? Oh yeah, we shot everything in Mabini, Arilao, Batangas. And walang double yan. Sila talaga ang nag-swimming dyan. Ilang oras ko silang binabad sa tubig. And then, wow, I'm just impressed by them. So yung si Tony, Ariela, and Ivan, nagkaroon ba kayo ng previous na experience sa deep sea diving or nag-train lang kayo doon mismo sa set? Actually, I do scuba diving po, but it's very much different sa free diving. Kaya nung actually, nung in-itch akin yung character, tapos free diver ako, I'm super excited kasi it's something that I want to try too. But we really had some trainings, me and Tony together, para to do free diving kasi akala ko personally, it would be easy na parang makikita ng tao, parang sisisid ka lang, kumbaga parang sa swimming pool, sisisid ka lang sa malalim. Pero kailangan mo rin ng technique, especially kung as a role, kasi hindi siya basta-basta ginagawa without any proper training. So, kaya ako, na-enjoy ko rin po kasi nagkaroon din ako ng free course sa free diving. So, we really did some trainings for this. Okay. One question lang for Ivan. Kasi napansin ko lang yung mga films mo lately, medyo romantic, medyo nag-uubad-ubad ka. But I know that you are a martial artist, an expert at that. Hindi mo ba nami-miss yung mga action films? Oo naman. Nami-miss ko yung mga action films. And I think because Viva Max is doing so well, I'm sure in the future they're going to be doing iba't ibang genre, including action. So I'm keeping my fingers crossed. But for now, I'm enjoying the roles that Viva's given me. And even though the theme might be erotic, there's a lot, especially in this movie, that all people can enjoy. For one thing, the motorcycle racing that my character does, some of those scenes I think are going to be pretty impressive, and the free diving as well. So I can't wait to see the movie. Okay, maraming salamat.